Yung target namin sa PNP, which is we set at 1.8 million surrenderers. Kasama na dyan surrenderers, neutralized, arrested, killed na mga drug personalities na 1.8 million. Nasa 720 million pa tayo eh. So we still lack 720,000 ang ating na pa-surrender. Tapos dagdag natin dyan yung arrested na mga around 15,000. Tapos meron tayong killed in police operations. So kulang pa talaga sa 1.8. So yun ang kulang natin sa demand side. Pero dito sa supply side, malaki na po yung na-accomplish natin. Yung estimate natin ngayon na yung sa supply side medyo bumaba by around 70 to 80%. Estimate lang yan, ha? Bumaba by 70 to 80%. Naramdaman natin yan sa presyo, ongoing prevailing price ngayon, yung street value ng shabu, more than nag 300% yung increase ng presyo. So sa supply side medyo efektibo tayo, sa demand side nga lang dahil nga sa pagkukulang natin dito sa rehabilitation na facilities, yan yung handicap natin ngayon. Okay sir, on rehabilitation, ngayong inaamin ng government kulang tayo sa rehabilitation, ano po yung alternative ng pamahalaan for the rehabilitation while we're still waiting for the construction of these rehabilitations? Paano po natin matutulungan ngayon yung mga sumurrender? In fairness, no? Depende yan sa LGUs concerned. In fairness, sa ibang LGUs, yung ibang mga provincial governments, ibang municipal governments, city governments, they took the initiative of establishing their own rehabilitation center. Hindi na sila naghintay sa national government na mag-provide pa ng malakihang rehab centers. All over the Philippines, marami na tayong nakita na mga probinsya at munisipyo at syudad na sariling inisyatibo nila gumawa sariling rehab centers. But for those local government units na medyo lagging behind, na hindi pa talaga sila naka-establish ng mga rehab centers nila, iamin natin, talagang kulang tayo, and we just advise them na initiative na lang ng mga barangay kapitans na i-monitor itong mga surrenderers natin twice a day. Once in the morning, once in the afternoon, para ma-monitor lang kung talaga nagtutuhanan yung kanilang pag-surrender or nagbabackslide sila. Thank you very much. Next question, Chana. Sir, nakausap niyo na po ba yung staff personnel sa Bilibid? Ano pong explanation nila dun sa riot kahapon? Bakit nangyari? Nakapapasok pa rin yung shabu and then yung pot session? Unang-una, sa nangyari na yun, di ba? Unang-una doon sa reaction side, siguro kung hindi mabilis nag-react yung SAP, baka namatay yung lahat na mga sugatan doon. Pero sa bilis ng reaction nila, yun, na-save yung buhay ng ibang inmates na na-involved doon sa riot. At doon naman sa preventive aspect, bakit nangyari yun, we must accept na we cannot yung masiguro natin yun na hindi nakapawala na since nag-occupy yung SAP doon, mahirapan na talaga sila or wala na talaga nakapasok na contraband sa loob. Pero yung mga armas na yun na nandoon na dati, we cannot expect na inch by inch talagang makakalkal, mabubungkal natin yan lahat ng buong lugar ng Building 14 or yung maximum security compound. Talagang meron sila na itatago dyan. Hindi natin makalkal. Otherwise, gibain natin yung buong lugar. I-close down natin, lipat natin sila sa isang bagong lugar wherein talagang malinis na lugar. Alright, next question. Hindi ko masabi nagkukulang yung ating SAP doon. In fact, I'm very proud of them sa kanilang ginagawa doon. I'm very happy for what they are doing.
yun nga lang, may nangyari. Yun naman nangyari na yun, isa talagang beyond our control. Dahil nga, sa pagtatago ng mga ganung mga bagay, hindi natin talaga mabubungkal buong building. Okay, next question. At the back. Yes, sir. Microphone, please. Sir, magandang tanghali po. Sir, bago po nagkaroon ng August 25 announcement ng Pangulo sa kanyang drug matrix, wherein Congressman Amado Espino name was included, nakita nyo ba yung matrix na yun bago i-announce? Honestly, hindi ko pa nakita yun. Iba yung source ni Presidente doon. Ah, okay. So, maging kayo rin convinced na as, well, a seasoned intelligence officer, as a seasoned investigator, convinced din kayo na wala talagang direct link to pin down General Espino or Congressman Espino to the drug trade? As of now. As of now. Talagang lumabas yung matrix na yon, then kinulate ni Presidente yung ibang sources of information, yung ibang intelligence reports. Yung matrix lang yun ang nagli-link, pero yung iba, may gap. Hindi niya nalilink lahat. So, in case of doubt, pag mayroong gap, huwag mo i-confirm. That's the rule of thumb sa intelligence community. Pag mayroong gap, huwag mo talagang i-confirm, dahil in fairness naman doon sa tao, mahirap na, ma-implicate na wala pala. So, itong third and final list na sinasabi ng Pangulo, nakita nyo na yung kopya ng drug list? Hindi pa, pero yung contribution lang ng PNP, ayun ang nakita ko. Pero hindi man kasi yan galing lang sa PNP lahat. Merong galing sa PDEA, merong galing sa ASAP, merong galing sa NICA, merong galing sa other government agencies na merong intelligence capability, merong galing sa LGUs, merong galing sa mga counterparts. Pero as far as the PNP portion sa ipapalabas si Presidente, nakita ko. So safe to assume, sir, na it's not you, the PNP, the intelligence officer, who choose, but the President himself has the prerogative on who to name or not sa drug list. Yes, siya man nag-announce. Basta kami, on our part lang, yung aming efforts, sinasabi namin sa kanya. Then siya na bahala. Kasi yung sinabi naman namin, binabalidate naman niya yun doon sa sinasabit ng ibang intelligence agency. Siya ngayon ang final say kung ito na ba talaga o hindi. Dahil merong iba na nag-invalidate sa source ng iba. Ganun yun. Nasa kanya yung final. Thank you, sir. Alright. Last two questions, Ina and DeLong, and then Ted Tavera of Tribune. Ina first. Sir, ano na po ba yung story na nabubuo about the NBP incident yesterday? I understand the CIDG is investigating this. Are we leaning towards believing that the riot was caused by a pot session or a Cebu session na naisumbong? Or, are we buying the idea that it was a simple prison riot? Because some, as we know, are saying that it might have been an effort to stop some of the inmates from testifying in the ongoing... Initially, yung tinatanggap natin na version doon is yung version na sinasabi ng DOJ, which was contained in the report of the Bucor. Na yun nga, may petition daw nangyari. Sinita nung isang inmate, nagalit yung mga insik, inatake yung nagsita, di nagkakaroon na ng rambulan. But right now, I have sent already the director of CIDG to NBP to coordinate kung pwedeng yung CIDG mag-take over. As of yesterday, pumayag na sila yung CIDG mag-take over para mawala yung notion na kasi yung NBI at saka yung Bucor ay sister bureau siya under DOJ, di ba? Para mawala yung notion na merong whitewash or cover-up. Sabi ko, you present yourself. We present ourselves na kami na mag-lead ng investigation, yung CIDG. But kagabi naman daw, ako ko parang
nagbago ata, parang gusto nila DOJ, yung NBI naman na mag-lead ng investigation. But ngayong umaga, kausap ko yung director ng CIDJ, i-try namin na makuha yung apat doon na suspects kung pwede madala dito sa krami para doon namin kuna ng testimonies nila kung para malaman talaga yung katotohanan. But wino-work out pa nila ngayon ng director ng CIDJ. Sir, just to be clear, sino po yung apat? Sino po yung apat na suspects? Just to be... Hindi ko mahabigay yung pangalan. Basta meron silang na-identify doon na apat na involved doon sa gulo. Sir, kayo, are you convinced that it was a simple prison riot based on what you've been monitoring or reports that you've been receiving? Mahirap kasi mag-speculate eh. You must be very careful. Sabihin ko riot o hindi. Basta per se, yung initial investigation na sabi ng Juan, so yun ang tinatanggap natin, na yung version ng Bucor. Alam ka naman, sabi ng Bucor na riot, tapos sabihin kong hindi, huwag ma ito say na hindi, na wala man ako doon sa loob, sila man ang nagmamanage ng kulungan, di ba? So, mahirap na. Kaya nga, yung sa IDG, pinapa-investiga natin. Thank you, sir. Okay, Ted? Sir, update lang po dun, sir, sa mga sa kaso dun ng tatlong PNP generals na unang pinangalanan ni Presidente, sila Tino Pagdilaw tsaka sila Diaz. Ano po yung status nila ngayon, sir? Tsaka ano po yung update nga po nung kaso? Hindi ko masyado na mamonitor yan, ha? Pero I know yung DILG meron ng nakaprepare or nasampa na yung kaso nila. Yung Napulcom kasi nag- handle ng investigation nila. So, hindi ko pa talaga kung nasampa na yung kaso or hindi pa. Basta meron lang ginawa yung Napulcom. Pero ano po yung status nila ngayon, sir? Saan po sila ngayon? Nasa holding, admin holding office namin. Sa akin mismo, sa aking office of the Chief PNP, sila naka-detail dahil yun nga, for investigation. Naka-detain, sir? Detail, hindi detained. Ah, okay. Ha? Baka sabihin mong detained sa opisina ko. Ha? Detailed. L, hindi N. Sir, kilala niyo po ba, sir, yung binabanggit ni Presidente the last time, yung Diana Lagman, sir, na taga Pampanga daw po, na drug lord? Lagman? Opo. Hindi ko masyadong... Yung miyari nung bagong kwa ngayon? Bagong hindi, sir, discovery? Yung pinangalanan niya po dun sa Naga seat, sa Bicol last week. I-check ko sa aking DI, sa intelligence ko. I will check out. All right. Thank you very much, Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Salamat, ha? Thank you. Human namang silpe, human na, di ba? Alis ako. Thank you. All right. Thank you also to Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Thank you very much, everyone.